mainit na balita ngayon tanghali. Pilipinas, nasa low risk for COVID-19 classification na lamang ayon sa Department of Health. Mahigit 2,000 online post ng mga nagbebenta ng hindi otorizadong gamot tinanggal na ayon sa Food and Drug Administration. Political parties at mga kandidato pupulungin ng Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng daloy ng trapiko at mga naiiwang basura sa kampanya. At papayagan na muling makapasok sa Taiwan ang mga overseas Filipino workers simula ngayong araw. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 15, 2022 at una sa mga balita ngayon tanghali. Ibinabana ng Department of Health sa low-risk classification ang buong Pilipinas kasunod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Inihahanda na ang new normal roadmap ng pamahalaan na target maipresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Marso. Ito umano ang magiging gabay para tuluyan ng matuldukan ang problema sa COVID-19 pandemic at mamuhay na sa bagong normal ang mga Pilipino. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Joanne Nano. Mula sa 17 rehiyon sa Pilipinas, iniulat ng Department of Health na 13 na sa mga ito ang ibinabana sa low-risk classification. Kaya naman mula sa nakaraang moderate risk classification, inilagay na lamang ngayon ng DOH sa low-risk classification ang estado ng buong Pilipinas, bunsod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa Talk to the People kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, iniulat ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na bumaba na lamang sa -74% ang 2-week growth rate ng COVID-19 mula February 1 to 14. Bukod pa rito, bumagsak na rin sa 5.26 ang average daily attack rate sa nakalipas na 2 linggo, na mas mababa kumpara sa 20.6 na naitala noong January 18 to 31 ngayong taon. Kahapon bumaba na sa 2,730 ang daily new cases ng COVID-19 sa buong bansa at mababa na rin ang hospital utilization rate. Maganda po ang sinasabi po nito, Mr. President. We are able to manage our cases and our health system's capacity is very much prepared for any eventuality na kung magkaroon na naman ng sakasakaling pagtaas, makikita po natin ang laki po ng ating excess at ang baba po ng ating utilization rate. Kaugnay nito, may inihahanda ng new normal roadmap ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na ipipresenta kay Pangulong Duterte sa Marso. Ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon, sakaling magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, maaari na aniyang matapos ang 2 taon nating pakikipaglaban sa pandemya. So hopefully po starting March, if all goes well, magsisimula na po tayo dito sa tinatawag nating new normal to prepare the country to finally close the book on COVID-19, hopefully po barring any other new variants that may come our way. Pero bukod sa bumababang mga kaso ng COVID-19, isa rin sa magiging batayan ng tuluyang pagluluwag ang bilang ng mga Pilipinong nababakunahan. Aminado si Secretary Dizon na habang nalalapit ng maabot ang 90 million target vaccination ng pamahalaan bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa Hunyo, mas pahirapan pa ngayon ang pagtukoy at pagkumbinsi sa ating mga kababayan na hindi pa rin nagpapabakuna. Sa ngayon, nasa 61.5 million pa lamang ng mga Pilipino ang fully vaccinated na laban sa COVID-19, nakatumbas ng 70% ng target ng Duterte admin. Muli namang umapela si Pangulong Duterte na magpabakuna na ang mga unvaccinated at muling iginiit na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanyang mga pulisiya sa COVID-19 vaccination. For those who are not yet vaccinated, paki bakuna lang kasi pag hindi
ako ang pupunta dyan sa inyo, ituturo ko yung bakuna sa tainga mo, pagpadusutin ko doon sa kabila. Ayan ang dapat sa inyo. Magdemanda kayo, demanda, kasi yung ICC naghihintay ng marami pang anong sabihin. I said I'm a Filipino. If I committed a wrong, I should be prosecuted by a prosecutor like me, a Filipino. Then, nandiyan may yung judge. I should be facing a tribunal which is a Filipino. And if I get convicted, I go to prison, sumunting lupa. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Food and Drug Administration na natanggal na ang karamihan sa post ng mga online sites na hindi otorisadong magbenta ng gamot. Ayon sa FDA, nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Facebook kaugnay sa bagay na ito. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid ni Aiko Miguel na nasa telepono. Aiko, ilang online sites yung tinutukan ng FDA kung saan nakita itong mga hindi otorisadong pagbebenta ng mga gamot? Yes, aga, tatlong online sites ang binantayan ng Philippine Food and Drug Administration simula nga noong 2020. At ayon nga kay Food and Drug Administration Officer in Charge Dr. Oscar Gutierrez, pinatanggal nila ang lahat ng mga hindi otorisadong nagbebenta online kahit ng mga prescription drugs. Narito si Dr. Gutierrez ng Philippine Food and Drug Administration. We write Lazada, Shopee, and Facebook. So for the past 2 years and as of February 2022, we have already removed 2,202 posts po. So right now po, we do it electronically na lang through email. Then we receive a confirmation po that they receive our report and they give us a tracking number. And within 5 days po, as long as we endorse po, we report this to Facebook, they remove it within 5 days po sa Facebook. Anything po na health product related that is violative po with our national policies. Aga, babala ng FDA sa publiko, mag-iingat sa pagbili ng mga gamot online, lalo na't may mga counterfeit o mga peking gamot. Papanganib ito sa kalusugan ng tao at lalo na hindi maganda ang self-medication o pag-inom ng mga gamot na hindi guided ng mga doktor. Ayon pa sa FDA, may online portal sila upang makita kung saan lang maaring bumili ng mga gamot online, lalo na ng mga prescription drugs. Malapit na rin ilunsad ng Food and Drug Administration ang e-pharmacies kung saan lehitimong makakabili ng mga gamot online. 340 na drug stores ang nagsumite ng aplikasyon sa FDA para sa online ordering at delivery. Samantala, iniulat din ng FDA na mayroon silang nakitang 185 na mga sari-sari store na illegal na nagbebenta ng mga peking gamot. Ipinapayo sa publiko na bumili lamang ng mga gamot sa mga may license to operate o mga otorisadong butika upang makatiyak ng kaligtasan ng bawat iinom ng anumang gamot. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Aiko, doon na lang ba natatapos yun na maalis yung post nila? Wala na ba silang ibang pananagutan doon sa mga illegal na nagbebenta nitong mga gamot? Aga, meron na ring direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte na tiyaking mapanagot ang mga sangkot sa illegal na pagbebenta ng gamot. Meron siyang utos sa FDA at maging sa mga otoridad na hulihin itong mga nagdadala dito sa Pilipinas at nagdi-distribute nga nitong mga peking gamot. Meron silang mga karampatang parusa at liability na ipapataw sa kanila ng pamahalaan, Aga. All right, maraming salamat, Aiko Miguel.
Pinabulaan na ng ilang presidential candidates ang umano'y pag-atras sa 2022 national elections. Ito ay matapos mapaulat na isa sa kanilang kandidato ay magwi-withdraw na ng kandidatura. Para sa detalye, narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Tuloy ang laban sa 2022 national at local elections para kay presidential candidate Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ito ang paglilino ng alkalde matapos mapaulat na uurong na umano sa pagtakbo sa pagkapangulo ang isa sa mga kandidato bunsod ng kakulangan sa pinansyal na suporta. Ayon sa alkalde, kailangan maiba naman ang partido na mamumuno sa susunod na administrasyon para sa tao. Hindi natin susukuan ang tunay nating kalaban. Tunay na kalaban nating lahat ay yung nagpapahirap sa tao. Yung kahirapan dinarama nila, yung hirap ng buhay sa araw-araw. Pinabulaanan rin ni Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao na magwi-withdraw ito sa pagkapangulo. Pagbibigay diin ng senador, patuloy siyang lalaban sa kampanya para sa mga mahihirap. I am a fighter and walang atrasan ito. At hindi wala sa bukabukulari ko yung aatras para sa bayan. Kung hindi nga ako umatras para sa sarili ko lamang, ano pa kaya yung para sa bayan? Para maipaglaban ko ang sambayan ng Pilipino. Patuloy pang kinukuha ng UNTV News ang panig ng ilan pang presidential candidates kaugnay sa issue. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ang reklamo si Vice Presidential Candidate Senator Francis Kiko Pangilinan laban sa isang YouTube channel dahil sa umano'y paninira at pagpapakalat ng fake news. Mula sa Quezon City, My Live Report, si Harleen Delgado. Harleen, ano yung nilalaman ng reklamo ng senador laban dito sa YouTube channel na ito? Aga nagtungo nga si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Justice upang maghain ng reklamo laban sa management ng YouTube channel na Maharlika dahil sa mga umano'y mapanirang video na pinost nito na paglabag umano sa Republic Act 10175 o ang Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ayon sa senador na tumatakbo rin sa pagka-vice-presidente, dapat din anya magpaliwanag ang tech giant na Google na, na nagmamay-ari ng YouTube kung bakit hindi pa rin natatanggal ang mga inirereklamo nilang video content at kung bakit hindi ito kinukonsiderang labag sa community standards. Laganap na kasi yung paninira at pambababoy at kasinungalingan na nilalabas dito sa mga social media platforms laban sa atin, sa aking pamilya, kay Sharon, kay Frankie. Kung hindi natin lalabanan ito, edi parang akala nila okay lang. Lalo na ngayon, panahon ng eleksyon, ang hirap ditong hindi tayo lumalaban dito sa kasinungalingan, paninira at pinagkakakitaan pa. Kaya naman may panawagan din si Pangilinan sa mga online platform. Ang apela rin natin at panawagan doon sa mga kumpanya na naglalagay ng mga ads sa digital, huwag nyo namang pondohan itong paninira. Dagdag ng senador, plano rin ang maghain ng reklamo ng kanyang asawa na si Sharon Coneta Pangilinan at anak na si Frankie. Sinisikapan ng UNTV News na makakuha ng opisyal na pahayag mula sa naturang YouTube channel, ngunit may mga inilabas na itong video kaugnay ng reklamo. Kasalukuyang may 431,000 subscribers ang Maharlika channel sa YouTube habang nasa 900,000 naman sa Facebook page nito. Noong July 2021, una nang naghain si Pangilinan ng reklamo laban sa dalawang YouTube channels na tinanggal rin kalaunan. Atin muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado.
Matapos alisin ang Lacson-Soto tandem sina senatorial candidate Herbert Bautista at Sherwin Gatchalian, kinumpirma ni Vice Presidential Candidate at Senate President Vicente Soto III na hindi muna i-endorso ng Lacson-Soto tandem sina former Senator Jojo Marbinay at Senator Richard Gordon. Ang detalye sa live report ni Eileen Cerudo. Eileen, ano ang dahilan bakit hindi na i-endorso ng tambalang Lacson at Soto sina Gordon at Binay? Yes, Ella, ang pag-endorso ni Senator Richard Gordon kay Vice President Lenny Robredo ang dahilan kung bakit hindi na ito kasama sa dadalhin ng tambalang Lacson at Soto. Habang hindi pa rin nakakausap nila Lacson at Soto si dating Vice President Jojo Marbinay tungkol sa kanyang kandidatong i-endorso. 11 na lamang ang i-endorsong kandidato sa pagkasenador ng tambalang Lacson at Soto. Ayon kay Vice Presidential Candidate at Senate President Senator Vicente Tito Soto, hindi pa nila nakakausap si former Vice President Jojo Marbinay tungkol sa issue. Ngunit nilinaw naman ni Soto na hindi pa nila opisyal na iniaalis sa senatorial slate ang dalawang kandidato. Nire-respeto naman ni Soto ang desisyon ni Gordon at iginiit na may karapatan pa rin naman ang mga senatorial candidate na suportahan ang ibang kandidato. Matapos ang anunsyo kanina, sumagot naman si Binay sa kanyang Twitter account. Anya, hindi siya nag-endorso ng kandidato at hindi dumalo sa ibang campaign rally. Hindi rin anya alam nila Lacson ang number nito kaya hindi siya makontak. Samantala, hindi naman pinanghihinaan ang loob si Soto sa resulta ng Pulse Asia Survey. Mahaba pa niya ang panahon para ipakita ng tambalang Lacson at Soto ang kanilang plataporma. Sa mga forum at debate niya makikita kung sino sa mga kandidato ang handang magsilbi sa bansa at may kompletong plano para mapabuti ang bansa. Yan muna ang latest, Ella. Alright, maraming salamat Eileen Cerudo Live na nag-uulat mula sa Paranaque. Hiniling ng grupong akbayan kay Kamalay Commissioner Amy Ferolino na mag-inhibit sa kaso ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Narito ang live report ni Dante Amento. Dante, bakit gusto ng akbayan na mag-inhibit si Commissioner Ferolino sa kaso ni Marcos? Magandang tanghali aga. Ayon nga dito sa grupong akbayan, isa sa mga petitioners sa tatlong consolidated disqualification ni Ferdinand Marcos Jr. na nabahiran kasi umano ng politika ang naging desisyon o resolusyon ni Kamalay Commissioner Amy Ferolino ang punente o sumulat sa pangunahing desisyon sa tatlong disqualification cases ni Marcos. Inaasahang maghahain ngayong araw ng kanilang motion for reconsideration sa COMELEC and Bank ang grupong akbayan sa dinismiss nilang petisyon na humihiling na i-disqualifika si Marcos sa pagtakbo sa 2022 automated national and local elections. Kasama nilang petitioner si dating Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales. Bukod aga sa paniniwalang nahatulan si Marcos sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, kinwestiyon din ng akbayan kung tama nga ba ang hakbang na ginawa ng First Division dahil dalawa lang umano ang bumoto sa kaso ni Marcos sa halip na tatlong commissioner. Matatandaan nga aga na hindi na nakasama ang boto ni dating Commissioner Rowena Aguanzon sa mga disqualification cases ni BBM dahil nagretiro na ito bago pa mailabas ang resolusyon. Nais ng mga petitioner na reviewin ng anbang ang kanilang mga argumento at mapagbutuhan muli ang kaso. No, na mag-inhibit si Commissioner Ferolino dahil nga in the past weeks nakita natin kung paano naglabas si Commissioner Guanzon na tila merong political interference na nangyari sa desisyon ng COMELEC, especially yung First Division. So sana ito ay hindi na mangyari dito sa NBank, no, kung ano man yung allegations na yan, at mapapanatili natin yung tiwala ng taong bayan kung mag-inhibit si Commissioner Ferolino. Kaugnay dito, hiniling ng akbayan kay Commissioner Amy Ferolino na mag-inhibit o hindi na sumama sa pagboto at pagtalakay sa mga kaso ni Marcos. Kasunod na rin anila ito ng mga inihayang ni Commissioner Guanzon o dating Commissioner Guanzon na may makapangyarihang politiko o senador na nakikialam sa kaso ni Marcos. Kung ito ba ay valid yung naging desisyon,
Kasi di ba according to the internal rules of the COMELEC, dapat ang isang division ay constituted ng tatlong commissioners. At tandaan natin, nung nilabas nila ang desisyon, dalawang commissioner lamang ang nakaupo at nag-participate doon sa process na ito. Aga bukod nga dito sa grupong Akbayan, kabilang din sa inaasahan natin ngayong araw na maghahain ang kanilang motion for reconsideration, itong Ilagan, Bonifacio Ilagan et al. Na mga petitioner din sa disqualification cases ni Marcos. Kahapon ay una nang naghain ang kanilang motion for reconsideration itong si Abubakar Mangelen na nagpakilalang siya umano ang totoong chairman ng Partido Federal ng Pilipinas at siya rin ay kasalukuyang commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Yan ang ating balita mula dito sa COMELEC sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Nais pulungin ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga partido at national candidates para sa darating na halalan. Kaugnay ito sa pangangasiwa ng trapiko at basura sa kanilang mga pangangampanya. Alamin natin ang detalye sa live report ni Asher Kadapan Jr. Asher, kailan ba isasagawa itong pagpupulong ng MMDA sa mga kandidato at partido? Ella, pinaplano pa lang ng Metropolitan Manila Development Authority itong target nga na pagpupulong ng ahensya sa mga partido at mga kandidato sa national positions para sa 2022 elections. Ayon kay MMDA Officer in Charge at General Manager Attorney Romando Artes, magpapadala pa lang ang ahensya ng imbitasyon sa mga kaukulang partido at mga representante ng mga kandidato. Aniya, kailangan muna nilang kunin ang consensus o ang mapagkakasundo ang PEDSA kung kailan maaaring isagawa ang naturang pagpupulong. Nagtuplano po na po tayong magpatawag ng isang pagpupulong para po sa mga partido at mga kandidato sa national position para nga po mapag-usapan yung unang-una yung sa traffic po sa pagkuha ng permit at yung po sa pagkakalat ng basura at ganoon din po sa mga health and safety protocols para lamang po siya mapapala, ma-remind ng mga panuntunan. Binigyan diin din ng MMDA ang kahalagahan ng pagkuha ng permit sa ahensya maging sa mga lokal na pamahalaan upang magkaroon ng maayos na koordinasyon kaugnay sa mga political rally. Paliwanag ni GM Artes, kailangan planuhin ito para magkaroon ng traffic management, makapagtala ng sapat na bilang ng mga traffic law enforcer at obligahin ang mga organizer na magkaroon ng marshal. Kaugnay nito, nanawagan rin ang MMDA sa mga organizer at supporters na iwasang magkalat at magtapon ng basura kung saan-saan habang isinasagawa ang kanilang mga political activity. Sa atin po mga kandidato at organizers ng mga political rallies at ganoon din po sa kanilang mga taga-suporta, unang-una po, kailangan po pa rin po nating panatiliin yung minimum public health standard at sana po wag po tayong magkalat. Dinisi po natin yung ating mga basura pagkatapos po ng political activities ninyo. So far, Ella, patuloy naman ang sinasagawang paglilinis ng mga lokal na pamahalaan kapag dumadaan yung motorcade or caravan ng mga nangangampanya sa kani-kanilang mga lugar. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City.
Papayagan na muling makapasok sa Taiwan ang mga overseas Filipino workers simula ngayong araw matapos ang 9 na buwan na pagsasara dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, ano yung requirement na hihingi ng Taiwan government sa mga Pilipinong magtatrabaho roon? Aga, batay sa guidelines ng Taiwan Central Epidemic Command Center, kinakailangan na fully vaccinated ang isang OFW laban sa COVID-19 bago makapasok sa kanilang bansa. At kapag lapag naman sa kanilang bansa, ay sasailalim sila sa mga health measures na ipinatutupad upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Simula nga ngayong araw, February 15, ay muli nang bubuksan ng Taiwan government ang kanilang bansa para sa mga papasok na migrant workers. Kabilang sa mga papayagang manggagawa na papapasukin sa kanilang bansa ang mga overseas Filipino workers. Pagdating ng Taiwan, sasailalim ang isang OFW sa COVID-19 polymerase chain reaction o PCR test. Matapos nito ay kinakailangan silang mag-mandatory 14-day quarantine sa hotel facility na i-cover naman ng employer ang gastos habang mayroon ding subsidy mula sa Labor Ministry. Pagkatapos ng 14-day quarantine, kinakailangan pa nilang mag-stay ng 7 days para sa self-observation bago tuluyang sumailalim sa RT-PCR test at makapunta na sa kanilang mga tutuluyang trabaho. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, nasa 40,000 na mga overseas Filipino workers ang inaasahang makakabalik sa trabaho dahil sa lifting ng entry ban ng Taiwan. Paalala naman ng Labor Ministry ng Taiwan na mahigpit na sumunod sa mga guidelines at sa mga required na document para hindi magkaproblema sa pagtatrabaho. Kung hindi makakasunod ay maaaring patawan ng paglabag sa Taiwan Employment Service Law ang isang OFW at pwedeng ma-revoke ang kanyang employment permit. Aga, bukod sa Pilipinas, bukas na rin ang Taiwan para sa mga migrant workers mula sa mga bansang Vietnam, Indonesia at Thailand. May 19 noong nakaraang taon nang magpatupad nga ng entry ban ang Taiwan para sa mga migrant workers dahil sa naging pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Yan ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. All right, maraming salamat, JP Nunez. Suportado ng ilang mambabatas ang petisyon na isang grupo na palawigin ang validity ng lisensya ng driver ng jeepney at tricycle, gayon din ang kanilang vehicle registration. Para sa detalye, may live report si Nel Maribuho. Nel, ano ang ginawa ng mambabatas para maitulak itong panawagan ng mga tsuper? Yes, Ella, sinulatan ni House Deputy Speaker at bagong Generation Party List Representative Bernadette Herrera si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, gayon din silang Transportation Chief Edgar Galvante upang i-endorso ang hiling ng pasahero and riders organization ukol sa kanilang petisyon na palawigin ng hanggang 6 na buwan ang mag-expire na lisensya ng driver ng tricycle at tsuper ng jeep. Maging ang kanilang vehicle registration ay hiniling na i-extend ang validity. Ayon kay Herrera, napapanahon ang naturang pagbabago ng polis upang matulungan ang sektor na ito mula sa epekto ng mga lockdown at limitadong operasyon sa nakalipas na 2 taon. Hinikayat rin ng mambabatas ang DOTR at LTO na tignan ang hinaing ng mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association ukol sa license testing at special fee o rate para sa tricycle drivers. Nagugat ang petisyon na ito ng pasahero party list dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ngunit wala sila natatanggap na ayuda mula sa national government. At sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ay hindi naman sila nagtataas ng pasahe. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok live na nag-uulat mula sa San Mateo, Rizal. Halos 30,000 mga local tourists at 36 na foreigners ang bumisita sa Boracay ngayong Pebrero. Inaasahang mas dadami pa ito sa mga susunod na linggo ngayong hindi na required ang swab test
sa mga bakunado at ibinabana sa Alert Level 2 ang Aklan. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Lalaine Moreno. Lalaine, papaano dinitiyak ng LGU na ligtas ang mga turista mula sa hawaan ng COVID-19 at ilan na lang ba yung kaso dyan sa isla? Aga bagamat tinanggal na itong swab test requirements sa lahat ng local at foreign tourists ay magpit pa rin ang health and safety protocols pagdating dyan sa Katiklan Jetty Port at sinisiguro pa rin nila na walang mga simptomas ng COVID-19 itong mga turista at sa ngayon ay zero COVID-19 cases ang Boracay. Ramdam na ng Department of Tourism ang unti-unting pagkabuhay ng turismo sa Boracay sa muli na namang pagdami ng mga pumapasok sa na turista sa ngayong buwan. Batay sa tourist arrival data ng Malay Tourism Office mula February 1 to 14, may higit 29,000 mga foreign and local tourists ang pumunta sa isla. Mataas ito kumpara noong buwan ng Enero na mayroon na lamang na 28,000 bisita. Sa 36 naman ng mga dayuhan, pinakamarami ang mula sa USA, Germany, United Kingdom, France at Norway. Sa mga susunod na linggo, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga turista ngayong hindi na required ang swab test sa mga bakunado na umpisa ngayong buwan. Ibinaba na rin sa Alert Level 2 ang probinsya kahapon. 102% na rin ang fully vaccinated sa target population ng mga health workers at 15.29% na ang tumanggap ng booster doses. Noong nakaraang linggo, nag-upisa na rin ang pagbabakuna sa 7,000 5 to 11 years old na mga bata sa isla. Samantala, maaari namang ma-enjoy sa Boracay ang biking tours, food crawl at wellness workation program. Ito ang bagong tourism products ng Department of Tourism para mag-cater ang demand ng mga turista. Maaaring makapaglibot sa isla gamit ang bisikleta, mukbang experience sa iba't ibang cuisine at workation program para sa mga nais pagsabayin ng wellness at work o workation. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Lalaine Moreno. Pansamantalang itinigil ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa edad 5 hanggang 11 sa Bulacan matapos maubos na ang supply ng bakuna. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, bakit kinulang ang supply ng bakuna para sa mga menor de edad sa Bulacan? Ela, dahil sa dami ng mga magulang na nais pabakunahan ang kanilang mga anak na 5 hanggang 11 taong gulang, agad na naubos ang supply ng bakuna na nakalaan sa lalawigan. Araw pa lamang ng Linggo ay naubos na ang 2,000 doses ng COVID-19 vaccine. Bunsod nito, pansamantalang inihinto muna ng Bulacan Provincial Health Office ang bakunahan para sa pediatric vaccination. Ayon sa kanila, nakahanda naman silang ituloy ang pagbabakuna sakaling dumating na ang gagamiting bakuna sa probinsya. Wala pa po kami nare-receive yung 2,000 lang po na ubod na namin in 3 days. Hindi pa po, nag-advise naman po silang mag-send pero ready naman na po na kami mag-accept sana kaso wala pa pong delivery. Bukod sa Bulacan, paubos na rin anila ang bakuna para sa edad 5 to 11 years old sa Ospital ng Jose Bilingad sa Pampanga, Dr. Paulino J. Garcia sa San Miguel Ecija, Bataan General Hospital Medical Center sa Bataan at Tarlac Provincial Hospital sa Tarlac. Nag-deploy sila sa amin ng 2,000 initial doses. At sa tingin ko, in 3 days time, mauubos na yung 2,000 na yun kasi last week, almost 1,000 yung aming nabakunahan. Sinabi naman sa kanila ng DOH na may 50,000 na bakuna na nakalaan para sa 5 to 11 years old sa Central Luzon. Inihahanda na lang umano ito para sa i-distribute sa mga nabanggit na lugar. Ela, sa ngayon nga ay nasa 4,000 na yung nabakunahan sa buong Central Luzon sa 5 na nasabing mga ospital. Pero ina-update na rin ng DOH kung kailan din sila magpapadala para na rin makarating ito doon sa mga iba't ibang lugar na hanggang ngayon ay hindi pa nga na didistributan ng bakuna para ngayong Linggo. At Yamonte Nites Live, balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa Malolos, Bulacan. Hindi na isasama sa Universal Coverage for Emergency Patients Scheme sa Thailand ang treatment para sa COVID-19. Ang detalye ihahatid ni Cherise Longboe. Simula March 1, tuluyan nang aalisin ang COVID-19 treatment sa list of conditions ng Universal Coverage for Emergency Patients o UCEP scheme, ayon kay Thailand Public Health Minister Anutin Chanbirakun. Ito ay sa kabila ng mungkahi ni Deputy Public Health Minister Satit Petatucha na ipagpaliban muna ang plano. Ang Pilipinang si Jennifer Miasco, hindi rin sang-ayon sa desisyon ng Public Health Ministry. Hindi ako sang-ayon na alisin ang non-critical COVID-19 treatment sa UCEP, lalo na ngayong mataas ang COVID cases sa bansa. Mas maraming mamamayan ang nangailangan ng benepisyong bigayin ito. Sa ilalim ng UCEP, pinahihintulutan ang mga may sakit na magpagamot sa kahit anong ospital ng libre sa loob ng 3 araw, saka ililipat sa kanilang registered hospitals. Bunsod ng pagbabago sa UCEP, ang mga positibo sa COVID-19 ngunit hindi naman kritikal ang kalagayan ay kailangang dumiretso na sa kanilang rehistradong ospital upang magpagamot. Sakop pa rin ng nasabing healthcare scheme ang critical cases ng COVID-19. Ang desisyong ito ng Public Health Ministry ay kaalinsabay ng planong ideklara ang COVID-19 na endemic disease sa katapusan ng taon. Cherise Longboen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala sa publiko ang mga estado sa Amerika kaugnay ng Peking COVID-19 testing sites. Sinamantala ng mga ito ang pagtaas ng mga kaso sa bansa bunsod ng Omicron variant. Narito ang report ni Kath Carriedo. Sa kasagsagan ng labis ng pagdami ng COVID-19 cases sa Estados Unidos bunsod ng Omicron variant, lumakas din ang demand sa coronavirus tests. Kaya naman nagbabala ang mga otoridad sa mamamayan na mag-ingat sa lumalaganap na Peking coronavirus testing locations. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagdami ng mga hindi lehitimong test site ay para makakuha ng personal na impormasyon ng mga pasyente tulad ng credit card numbers, driver's license data at social security numbers na maaaring magamit sa identity theft o unsolicited online purchases. Nauna nang nagbabala ang Attorney General sa California kaugnay nito. Samantalang ang Attorney Generals naman sa New Mexico, New York, Massachusetts, Oregon, Florida, Minnesota, Illinois, Colorado at Washington, ipinasara naman o kaya ay sinampahan ng kaso ang Peking testing site sa mga nakalipas na linggo. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa epekto ng pandemya sa transportasyon, lumiit ang kita ng mga tsuper at tricycle driver. Sa Pateros, isang mag-asawa ang kinailangang mangutang para magkaroon ng maliit na puhunan para makapagtinda. Subalit, pangarap nila ay magkaroon ng puhunang sariling kanila. Dahil hindi sila nawalan ng pag-asa sa Diyos, tumanggap sila ng biyaya. Limang taon na po ako nagka-tricycle. Una po, malakas po yung biyahe po. Nang wala pa pong pandemic, umikita pa po ako noon ng 800. Pataas po. Ngayon po, nag-pandemic po, 300 na lang po yung kinikita ko po sa araw-araw. So, mula umaga hanggang gabi po. Buong araw laman ng kalsada si Mang Jeffrey para kumayod. Pero dahil sa kaunti lang ang mga pasahero ngayon, lumiit ang kanyang kita.
kaya't nangutang ng puhunan silang mag-asawa upang makapagtinda. Yung humina po yung hanap buhay po namin, dito po namin napag-isipang mag-asawa na magtinda na po, na kahit paano ma-survive po namin yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kasi po yung kinikita ko po doon sa paghahanap buhay po sa tricycle, binabahid ko lang po doon sa tricycle kasi hinuhulugan ko lang po yun. Yung ang kinikita ko po kasi sa tricycle, 300 po. Minsan 250, siyempre magagas po ako kaya po halos kulang din po. Ang munting kahilingan po namin mag-asawa, yung magkaroon po kami karagdagan ng puhunan sa aming hanap buhay. Para may sarili po kaming sariling puhunan po at di po kami makautak. Ang doble kayod na mag-asawa, tumanggap ng biyaya mula sa Diyos upang hindi na umasa pa sa iba at mangutang ng puhunan. Nagpapasalamat po ng una sa ating Panginoon, pangalawa po sa samahan pong nabuo na MCGI dahil po sa samahan pong ito, nagkaroon po kami ng munting negosyo po at malaking tulong po sa amin po ito. Ngayon may sarili na po kami maituturi po sa amin at i-maintain po namin ang aming negosyo po upang sa ganun makatulong din po kami dun sa aming kasambahay, sa aming bahay. Kasi po wala rin po sila ibang pinagkukuha na ng hanap buhay. Purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Marapat pasalamatan at purihin ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan, napuspos ng kagandahang loob at kabutihan, kaya't napakakasangkapan ang Members Church of God International upang maitanyag ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Gagawang may pag-ibig at kaaliwan dahil MCGI cares. Mga kasangbahay, kung mayroong kayong hindi napanood po na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahang makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay isinasagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayo manalangin sa Diyos gabi-gabi. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, Versikulo 12, na nagsasabi, "Ito ang aking utos, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo." At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.